Ma'am Jess, ilang buwan matapos pumutok ang kontrobersya tungkol sa Dengvaxia vaccine ay nagdesisyon na rin ng Department of Health na maghanda na sa pagsasampa ng reklamong sibil laban sa kumpanyang Sanofi Pasteur, katuwang ang Solicitor General's Office, dahil anila sa pagbebenta ng kumpanya ng depektibong bakuna na bukod sa na-discovering na hindi namang ganong kabisa ito kontra sa dengue, ay meron pa mga hindi naisiwalat na mga masasamang epekto nito, lalong-lalo na doon sa mga tinatawag na seronegative patients o yung mga wala pang prior dengue infection. Take note, Ma'am Jess, na hindi sinasabi ng Department of Health na established na yung causal relation ng Dengvaxia doon sa mga pagkamatay naman ng ilang mga batang kanilang nasuri, no? Dahil yung pag-aaral para patunayan ito ay kasalukuyang pa rin isinasagawa. Ikinakasa na ng Department of Health ang kasong sibil na isasampa laban sa kumpanyang Sanofi Pasteur at mga opisyal nito dahil depektibo umano ang ibinentang Dengvaxia vaccine. Bukod sa sabi ng DOH na hindi raw naging mabisa ang bakuna, bigo rin daw ang Sanofi na isiwalat noon ang maaring masasamang epekto ng Dengvaxia sa mga hindi pa nagkakadengge. Hiwalay pa raw ito sa usapin kung Dengvaxia ang sanhi ng pagkamatay ng tatlong batang nasuri ng UPPGH Expert Panel. Tuloy pa raw ang pag-aaral tungkol dito. When they sold it to us, they told us na itong produkto na ito ay pwedeng i-injection kahit kanino, di ba? Tapos after 2 years, sasabihin nila na hindi pala pwede. Bukod dito, umayaw rin ang Sanofi sa hiling ni Health Secretary Francisco Duque III na magtayo ng indemnification fund o pondo para sa mga namatay o nagkasakit ng mga bata matapos maturukan ng Dengvaxia. Hindi rin pumayag ang Sanofi na i-refund ang mga nagamit ng dose ng bakuna na nabigay sa higit 800,000 mga bata at nagkakahalaga ng 1.6 billion pesos. Wala pang desisyon ng DOH kung damay sa reklamo ang Zwilling Pharmaceutical Corporation, ang distributor ng Dengvaxia sa bansa. Sa isang press statement, pinanindigan ng Sanofi na mabisa ang kanilang produkto at sinabing ang pag-refund ng nagamit na bakuna ay tila pag-amin na wala itong bisa. Wala rin daw silang alam na pangyayari na kailangan magbigay ng danyos o tulong pinansyal ang kanilang kumpanya. Dati nang ginigiit ng Sanofi na wala pang ebidensya na magpapatunay na nakamamatay ang Dengvaxia. Una nang nagsampa ng kasong sibil ang Public Attorney's Office laban sa Sanofi, Zwilling Pharma at kinadating Health Secretary Janet Garin dahil sa pagkamatay ng 10 taong gulang na si Angelica Pestilos. 22 ng bangkay ng mga bata ang nasuri ng PAO na iniuugnay ang pagkamatay sa Dengvaxia. At batay raw sa kanilang impormasyon, tila madadagdagan pa ang bilang na ito. More than 40 deaths pa ang nakalinya. We are working based on facts, actual physical evidence, the corpus delicti, the body of the crime, as well as the results of the histopathological exams. Ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, hiniling sa Department of Justice na ipasampina ang lahat ng records ng DOH at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno kaugnay ng pagbili ng Dengvaxia vaccine para ito sa isinampan nilang reklamong graft at malversation of public funds laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino, mga dating opisyal ng gobyerno at kumpanyang Sanofi at Zwilling. Given the seriousness of the charges, some evidence might be compromised while in the possession of some people. So we are taking this precautionary measure so that they can be preserved. Dati nang sinabi ng Department of Health na handa itong ilabas ang lahat ng dokumento at ebidensyang may kaugnayan sa dengue vaccination program. Dati na rin sinabi ng kampo ni dating Pangulong Noynoy Aquino na handa itong sagutin ang mga alegasyon. Iginit naman ni Garin, malinis ang kanyang konsensya at kumpiyansa siyang masusuring maigi sa korte ang mga argumento at lalabas din ang katotohanan. Si Abad naman dati na rin sinabing kampante siyang naaayon sa batas ang mismong procurement ng bakuna. Ma'am Jess, isang source ng GMA News ang nagbigay ng isang dokumento purportedly from Sanofi papunta sa Food and Drug Administration kung saan sinasagot ng Sanofi itong ilang mga katanungan tungkol sa safety at efficacy nitong Dengvaxia noong December 2015. Noo ilang buwan bago ipatupad noong April 2016 itong mass immunization program contra dengue ng Aquino administration. So let me read from the document lang, Ma'am Jess, no, kasi lumilitaw na December 2015 pa lang ay ipinagbigay alam na ng Sanofi na merong mga masasamang epekto
itong Dengvaxia vaccine sa ilang mga individual na kanilang sinuri, ages 9 through 45 years old, kung saan 4 important identified risks have been established for CYD dengue vaccine, mainly allergic anaphylactic reaction, viscerotropism o yung masamang epekto potentially sa internal organs ng tao, neurotropism o yung pamamaga or pag-epekto o masamang epekto ng bakuna doon sa utak at iba pang parte ng nervous system, increase in severity of dengue disease from the start of vaccination and waning protection against dengue disease over time. So ibig sabihin, nawawala daw, no? Naobserbahan nila na nawawala ng bisa kontra dengue itong gamot na ito. No? At bukod doon, dito sa mismong dokumento ay sinasabi na hindi pala natatapos yung pagbigay, no? Yung immunization program sa mismong pagbigay lang o pagturok ng vaccine on the third dose. No? Dapat merong 5-year periodic na monitoring itong lahat ng mga batang nabigyan ng Dengvaxia vaccine para ma-monitor na kung meron itong bad effects sa kanilang kalusugan. So yun ang katanungan ngayon, Ma'am Jess, yung previous administration ba ay naipatupad itong close at periodic na monitoring dun sa 833,000 na mga batang nabigyan ng Dengvaxia. Ma'am Jess. Chino, kasama ba dun sa binanggit nilang possible bad effects nung vaccine, nung Dengvaxia, yung seronegatives? Pagka wala ka pang dengue at naturukan ka ng Dengvaxia, lalo kang mapapahamak. May ganyan ba dyan sa dokumentong hawak mo? Actually, Ma'am Jess, sinusuri ko nga itong, binabasa itong dokumento ito. So, wala akong nakikitang warning na gano'n, no? Pero may sinasabi lang nga sila talaga na based on their studies between 9 and 45 years old na nabigyan nitong vaccine, merong nag-i-exhibit ng mga ganitong klaseng symptoms, no? Na hindi naman nila sinasabing necessarily will lead to the death of yung individual, pero ang kanilang advocacy nga, no? Dahil lumilitaw talaga, no? Based on the document na hawak natin, para siyang experimental talaga in nature, dahil merong pang isang proposal doon na kailangan magtatag ng parang isang monitoring team on a global level para matingnan nga itong epekto, no? Kung meron man na masamang epekto itong vaccine doon sa mga nabigyan nito, no? Dapat natin tandaan, Ma'am Jess, na hindi lamang ang Pilipinas ang nagpatupad ng immunization program gamit ang Dengvaxia. Kasama din doon sa mga recommendations ay yung prompt na pagpapaalam daw sa mga otoridad, no, ng mga bansang kung saan pinatupad itong vaccination program gamit ang Dengvaxia, para malaman kaagad ng mga health officials kung meron ngang nagkaroon ng sakit, no, o komplikasyon dahil sa Dengvaxia. Ang alam natin, Ma'am Jess, nitong November 2017, natupad naman ito, no, in fairness sa Sanofi, at kanilang ang isiniwalat na yun na nga, no, may epekto o masamang epekto ito or lalong lalala yung uri ng dengue na pwedeng dumapo dun sa mga batang seronegative o hindi pa nagkaka-dengue. Pero in the document na hawak natin, tila hindi na isisiwalat doon na in risk or at risk nga itong mga seronegative patients. Okay, ang tanong, ang pinakamalaking tanong ngayon dyan, Chino, no, dyan sa nakuha mong information, dinisclose ba ng Sanofi Pasteur lahat ng yan sa gobyerno at the time, the Aquino administration, na may ganyang mga masamang epekto, including on seronegatives? At kung nalaman ba ng administrasyon noon, anong ginawa nila? Yung bang mga parents man lang ng mga batang binakunahan, were they informed of those side effects? I think na-take up din yan sa Senado, kasi at some point nagpalit pa nga raw ng label yung Sanofi Pasteur on Dengvaxia, no? Kasi naka-indicate daw yung mga side effect na yan, biglang nagpalit sila ng tarjeta o nung labeling, no? Hindi na natin ngayon malaman in the din of yung mga sa dami ng nalaman natin dun sa Senado, sa Senate hearings on Dengvaxia, kung na-follow up ba yun, anong nangyari? Sinabi ba sa mga magulang, nalaman ng gobyerno, dinisclose ba nila, dinisclose ba ng Sanofi, etc., etc.? Yun ang tanong ngayon. Yeah.
So first point, Ma'am Jess, no, dun sa una mong tanong, no, kung alam ba ng mga parents, no, o mga magulang na merong ganitong masasamang epekto. Sa ating pag-iikot dun sa mga lugar kung saan di umano'y may mga namatay na mga bata matapos maturukan ng Dengvaxia. In particular, kung hindi ako nagkakamali, Bataan, dun sa may Mariveles, nakita natin yung mismong form dun sa public school, no, kung saan may parental consent na kailangan pirmahan. Wala namang nakalagay dun na may masamang epekto o may mga ganitong klaseng side effects ang Dengvaxia vaccine. So ang ating paniniwala in all the public schools kung saan ito pinatupad ay walang ganong warnings yung para sa mga magulang, no. At number two naman, kung alam ng government at that time na merong mga ganitong epekto, well, yung document na hawak natin, it's supposedly coming from Sanofi, addressed to the Food and Drug Administration based on questions or answering questions from FDA tungkol sa safety at ano ba yung mga iba pang pag-aaral tungkol sa masamang epekto or maaring masamang epekto nitong Dengvaxia na sinagot naman ng Sanofi. So ang ating pagkakaintindi dito, bago mapatupad o mabigyan ng go signal ang isang drug or isang vaccine gaya ng Dengvaxia, ay dadaan ito sa FDA, sa pagsusuri ng FDA, tapos under the auspices of the Department of Health, saka ito ipapatupad as a National Immunization Program. Gaya nga nang nangyari kasi kung December of 2015 ay sinasagot pa lang ng Sanofi mga safety issues nito na posed by FDA, ilang buwan after o ilang buwan pagkatapos nito ay pinatupad na noong April 2016 bago mag-eleksyon itong dengue immunization program. Okay, quick question lang, Chino. Ngayon na biglang magsasampa ang DOH ng civil case against Sanofi Pasteur, no? Dahil hindi daw effective yung dengue vaccine nila. Of course, dinidenyan ng Sanofi, no? Anong basis ngayon ng DOH for saying this or for filing the case? Gayong ongoing pa yung investigations nila, sabi mo, on the causal effect kung may direct correlation ba itong mga right. Nag-fail doon right. Sa vaccine, no? Eh, wala pang basis. Bakit nag-aapura sila mag-file ng case ngayon? Well, I think, Ma'am Jess, kaya nga yung stress ng DOH, it's a civil, it's not a criminal case. No? Kasi kung criminal, may napatunay, may crime talaga na committed, and then of course, merong makukulong dahil dyan. No? Ang atake muna ay civil case. I think this will be based on yung three na mga deaths na napatunayan na UPPGH panel, no, nasuri sila ng 14 na mga individual na sinasabing namatay na nga, no, dahil nga sa naturukan sila, no, ng Dengvaxia vaccine, no. Pero ang lumilitaw, tatlo doon ay namatay dahil sa dengue. So ang kaya ang atake nila, Ma'am Jess, sa ngayon ay hindi mabisa, no, hindi effective itong Dengvaxia to protect people against dengue, no. Taliwas doon sa kanilang sinasabi talaga ng Sanofi na yung Dengvaxia will protect you from all forms of dengue. So kaya ganun yung case. It's a vaccine failure nga, no? Kung natatanda natin yung sinasabi ng UPPGH expert panel. Kung kaya't sa ngayon, I think uhugutin din yan ng findings na yan ng Department of Health para dito sa kanilang civil case para humingi nga ng danyos para doon sa mga bata na namatayin or potentially pwedeng maapektuhan ng masasamang epekto ng Dengvaxia sa hinaharap. Okay, maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.